9月14日水曜日ですね、朝7時13分、マスの中から感染経路マゼランクロスからゴロロドのアスクロジョージまでこれで帰ります。バスの中でね、ただいま撮ってます。Baka magdulot ito ng complacency sa publiko at isipin nilang hindi na kailangan ng pagsusuot ng face mask. Magpalagay loob na sila. Dahil dito nangangamba si Gloriani, posibleng tumaas muli sa kaso ang kaso ng COVID-19, lalo pat may mga bagong variant na lumalabas at bababa rin ang bilang ng mga nagpapabooster. Habang may transmission ng virus, meron din mutation na nangyayari. Mas mataas ang mutation. So we expect na baka may mag-emerge pa ulit ng variant. So hindi pa po natin masabi. Kaya nga po, in all over in many parts of the world, hindi pa nalilip ang state of public health emergency. Marami na po nagsabi na salita ng Diyan. We just have to keep reminding our people na kailangan mas maingat sila ngayon kasi mas marami na ang hindi magsusuot. Vaccine expert panel chair, Dr. Nina Gloriani Puyuan. Sinabi naman ng infectious disease experts, Dr. Edsel Sampania. Sa kabila niya, nililaw naman ni Sampana na hindi siya tutol dahil silang mandatory na pagsusuot nitong sa open spaces. Pero mahalaga niya na maghanda pa rin ang mga ospital sa buong bansa at mapanatili ang mabagong bilang ng tinatamaan ng severe and critical cases. Para sa kabila niya, dapat prospective ng ina-fighting ngayon ang pamahalaan ng pagkabakuna upang mapanatiling mababa ang bilang ng mga na-ospital dahil sa sakit. Pinatulan ni Pangulong Bongbong Marcos ang bungkahing isama ang booster shot para maituring na fully vaccinated ang isang individual contra COVID-19. Ayon kay Department of Health Officer in Charge, Marita Rosario Vergere, inirekomenda na nila ito sa Pangulo pero pinayuhan sila na huwag muna itong gawin upang hindi magdulot ng kalituhan, lalo na ngayong marami silang inilalabas na polisiya. Sa kasalukuyan, maituring na fully vaccinated ang isang individual kung nakatanggap na sila ng primary doses ng COVID-19 vaccine at hindi kasama dito ang booster. Ayon pa kay Vergere, sa halip na baguhin ang termino ay sinabihan sila ng Pangulo na mas paitingin pa ang COVID-19 vaccination program sa pamamagitan ng pagbibigay ng insentibo. Sa ilalim ng Executive Order Number 3, pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos, voluntaryo na lamang ang pagsusuot ng face mask sa labas pero hindi ito iminunungkahi sa senior citizens, immunocompromised at mga hindi pa fully vaccinated. Sa update po natin, nadagdagan pa ng 1,574 ang kaso ng COVID-19 sa bansa kahapon. Pero bumabarbahan sa 24,502 ang bilang ng active cases mula sa 25,262 noong Lunes. Sa patala, nakapagtala rin ang Department of Health ng mahigit 800 na kaso ng Delta variant at Omicron sub-variants matay sa resulta ng kanilang pinamahaling genome sequencing. Sabing bilang, walang daan tapos siya ang bagong kaso ng BA.5 Omicron sa variant, habang lamimisa ang BA.4. Big isa naman na nagpositibo sa BA.2.75 at BA.2.12.1. Bukod sa Omicron, nakapagtala rin ng DOH ang dalawang bagong kaso ng Delta variant at quarantine na nagpap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 agp
PBM, nilinaw na hindi binawasan ang pondo sa apat na specialty hospital sa ilalim ng 2023 budget. Atin sa
natin yan ni Rajuman Rhea Mamogay Rhea Camin. Binago ang panukalang budget para sa apat na specialty hospital sa susunod na taon. Nilinaw ito ng Department of Budget and Management matapos ang pahayag ni Deputy Speaker Ralph Recto na binawasan ang 2023 budget ng Lung Center of the Philippines, Philippine Heart Center, National Kidney and Transplant Institute at Philippine Children's Medical Center. Sa pahayag ng DBM, sinabing ang subsidies na ipinagkaloob ng gobyerno sa apat na ospital ay batay sa kanilang fiscal year 2021-25 free service. Diit na kahit siya na mataas ang pagpapahalaga ng gobyerno sa mga nabanggit na specialty hospitals na napatunayan sa maraming dekada ng malaki ang pakinabang dito ng mga Pilipino. Kaya naman ang pondong ibinigay dito kung hindi man tinaasan ay hindi binago para ngayong 2022 at susunod pang taon. Sinabi pa ng DBM ipinag-uubayan nito sa Kongreso kung tataasan o babawasan ang proposed budget para sa mga ahensya ng gobyerno sa isinasagawang budget deliberations. Kasama mo sa DZXL, RM in Manila, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Rajuman Rhea Mamogay, RMN. Maraming salamat, Rhea Mamogay. RMN News. Nationwide. Oras po natin, nationwide. Tama na ninyo yung oras na naman siya. Ng National Telecommunications Commission NTC sa Telconfirms sa bansa na i-deactivate ang mga links sa text messages na nagdidirekta sa sites. Sa gitna nga po ng hindi mapigilan, tuloy pa rin na scam at spam text. Sa inilabas na memorandum ng NTC, nabasa nila ang Dito Telecommunity, Globe Telecom at Smart Tech Communications na i-block. Na nagdadirect sa mga malicious ay nahinalang site. Binigyan ng NTC ang mga nasabing kumpanya ng hanggang Biyernes, September 16, para magsubmit ng report of compliance sa Office of the Commissioner. Wala na pong naginansan ng National Privacy Commission at sinado ng sariling investigasyon kamay nga sa mga naglipa ng next scam. Pagpapaliban sa barangay at SK Elections, pinendorso na ng tatlong komite sa Senado. At sa atin niya, ni Rajuman Conde Bata Conde Camel. Inendorso na ng tatlong komite sa plenaryo ng Senado ang panukalang batas sa nagpapaliban ng isang taon sa barangay at SK Elections. Sa isinumating report ng Committees on Electoral Reforms and People's Participation, Local Government at Finance, ay pinadaraos ang barangay at sangguniang kabataan ng SK Elections sa ikalawang Lunes ng December 2023. Sa Substitute Senate Bill No. 1306 na kasaad naman sismula ang panunungkulan ng mga mahalal sa barangay at SK sa January 1, 2024. Ang susunod naman na halalan para sa barangay at SK ay gaganapin sa ikalawang Lunes ng Mayo 2026 at mula sa petsa na ito ay daraos ng eleksyon tuwing ikatlong taon. Ang mga maluluklok sa May 2026 ay mag-uumpisa naman ang panunungkulan sa June 30, 2026. Inaatasan din sa panukalang batas sa Commission on Audit o COA na i-report sa Kongreso ang halaga ng nagugol ng COMELEC para sa paghahanda sa halalan na nakatakda sana sa ikalima ng Disyembre. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Rajuman Conde Bata, Atak, RMN. Maraming salamat, Conde Bata, RMN News. Nationwide. Alas 7:22 sa ating oras, inanunsyo ng Department of Migrant Workers of DMW na papayagan na muli ang pagpapadala ng mga Pilipinong manggagawa sa Saudi Arabia simula sa November 7. Ay si DMW Secretary Susan Poplin. Bahagi ito ng Memorandum of Understanding na nilagdaan sa pagitan ng kanilang ahensya at ng counterpart nila ng Ministry of Human Resources and Social Development ng Kingdom of Saudi Arabia. Bahagi din ito ng Vision 2030 in the Kingdom of Saudi Arabia, kung saan mangangailangan sila ng mas marami pang tayuhang manggagawa, kagaya ng mga construction workers, skip workers, IT workers, at domestic workers. At kaibahan ani ngayon ay ang pagkakaroon ng joint effort ng Philippine government at ng TSA para bantayan ang karapatan ng mga manggagawa. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang bilateral talk sa pagitan ng dalawang kampo. At sa Disyembre, magkakaroon ng joint committee meeting sa Riyadh para talagay ng pag-review sa sahod ng mga domestic workers at mas maigsing kontrata para sa mga Filipino workers. Ibinabala ng Philippine Space Agency na posibleng bumagsak ang mga debris mula sa Chinese rocket sa mga
bahagi ng Cagayan at Ilocos Norte. Ayon sa PhilSA, nakumpirma nila ang estado drop zones ng debris mula sa Long March 7A rocket na inilunsad ng Wenchang Space Launch Center ng China sa Hainan Island. Batay sa kanilang adviso, ang drop zones na natukoy ay nasa layong 71 kilometers mula sa Burgos, Ilocos Norte, habang ang isa ay nasa layong 52 kilometers mula sa Santa Ana, Cagayan. Pabala ng ahensya, maaari ang magdulot ng pinsala sa mga barko, aircraft at mga bangka ang saka at mga bangka ang sakaling mabagsakan sila ng debris. Nilinaw naman ng PhilSA na malabo ito bumagsak sa kalupaan. Alas 7:24, may nasunog na buong bahagi ng kampo ang Aguinaldo. Kinalita tayo wala kay Rajaman Angel Ronquilio. Patuloy pang inaalam ng otoridad ang sali ng sunog sa isang bahagi ng Campo Aguinaldo. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Jory Bator, takong alas 5 ng hapon kahapon nang sumiklab ang apoy sa Barracks ng Communications, Electronic and Information Service at AFP Compound. Araw-araw na responde ang fire truck ng AFP at ibang pamatay sunog sa lugar kung saan idinitlar ang fire out ang sunog bandang alas 7 ng gabi. Sinabi pa nito na tanging ang Barracks lamang na mga tauhan ng AFP ang nasunog at wala namang nasaktan sa naturang insidente. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Rajaman Angel Ronquilio, Tatak Arimen. Maraming salamat, Angel Ronquilio. RMN News, nationwide. Pero kung bang script yan? Ayan! DZXL Radyo Trabaho magkakaroon ng courtesy visit mamaya sa Mandaluyong City sa Peso Office. Ayan! Ayan. 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 Oo nga, pero yan. Wala sa harapan ko. Okay, ayan sa news item. O, eto na pala. O, eto na. Nalabas muli ngayong araw ang DZXL Radyo Trabaho Team para sa panibagong courtesy visit mamayang alas 9 ng umaga. Ito ay sa tanggapan ni Mandaluyong City Peso Manager Emma Javier ang labing ng tanggapan na bibisitahin ng ating team. Ito rin ang kauna-unang tanggapan ng Peso na binisita natin matapos na ilunsa ng DZXL Radyo Trabaho Program noong 2018. Si Tita Emma ay sa Tita Emma. Para makilala ng RTC ang iba pang Peso Manager sa NCR kung saan ipinakilala niya ang DZXL Radyo Trabaho sa Peso Association of Metro Manila. Dito na rin nagsimulang mag-ikot ang Radyo Trabaho sa iba't ibang tanggapan ng Peso sa Metro at Mega Manila. Samantala, ilang pagkilala na rin ang iginawad ng Mandaluyong Peso sa Radyo Trabaho noong 2019 at 2020 bilang katuwang sa mga proyekto ng Peso at mga idinaraos ng Mega Job Fair na ay, abangan ko ninyo maya-maya sa ating pagbabalik sa probinsya, beneficiaryo ng Educational Assistance ng Lakas Medyo. Aba, umabot na rin sa mahigit na 23 nito. Siya na rin gumagbalita at sa pagbabalik ng Army News Nationwide. Ito na tayo, probinsya, beneficiaryo ng Educational Assistance dyan nga po sa Ilocos Region. Marami na beneficiary. Pakibalik na tayo muna kay Rajaman Pansagtaro kasama lang din sa ayat ng Taguban Bank. Educational Assistance mula sa DSWD dito sa Ilocos Region. Ayon sa mulat ng DSWD Field Office 1, 5,000 siyang nadalag isang bagong beneficiary at nabigyan ng tulong nito ng
suggest ang buwan ng September at Kabuan, 11.8 million na ang naipamahagi sa sabing araw sa kapag kapundinsya. Ang DS na paliday nagaan ng 100 million pesos sa pondo para sa division of assistance sa region. Ngayon, ay mayroon na lang ang 44 million na higit na natitig ang pondo. Bakit sa dato sa region ay may higit at 311,000 na mga aplikante na nasabing education at assistance. Asiro! This region 1 of だいぶ走っちゃったね、これ、足の調子から。ただいまビデオ撮ります。撮り始めて 15分 38秒 で着きました。なんか足のからだいぶ遠いね、これ。こっちの方まで来ちゃった。 危ないね、これ。下にいると落っこってきたら、これ頭直撃だ。はい、ゴロロドアベニューに来ました。なんだ、アシロチャーチだって言ったのに超遠くて止まっちゃったね。結構今ね、学校が始まったんでね、バスもさっきね、満車で立ち席の人がいましたね。立ち、スタンディング 座れない人がいましたよ、何人かね。最近はもう結構人が出てますからね。今歩いてきて、やっと今アシロチャーチに来ました。アシロチャーチやっとですよ、これ。 はい、じゃあ渡ります。信号青だから。足のチャージからだいぶ離れちゃいますね。今日の スタンドの料金、こんな感じです。猫の餌今持ってないからね、教会の猫には餌あげられませんけど、残念ですけどね。ここまで結構遠かった。さっきバスが止まったところ、本当はここの前でね、 下ろしてもらえればよかったんです。アッシロチャーチに着きました。アッシロチャーチに着きましたよ。はい、今日もいい動画が撮れましたので、ありがとうございました。よかったです、今日も撮れましたから。 猫ちゃんいるかな？いましたね。猫ちゃんがいたね。あそこにもいたけど、餌はあげませんから今日は。 はい、じゃあ終わりますね。バイバーイ。